Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw, Pilipinas. Narito ang pinakamainit na balita. Nasaksihan ng mga mamamayan sa Cavite ang di umano'y pagmamataasan at pagtatalo ng kilalang mga tao sa bansa. Para sa karagdagang detalye, live na magbabalita si Danny Madrona. Danly. Magandang araw. Panoorin natin ang nakurang kuha sa pangyayari. Ako ay kilala bilang isang mahusay na manulat ang nobela, Noran ng El Folibusterismo, No Limit ang Here. Ilan lamang yan sa akin ay limbag na talaga namang kinagiliwan ng mga mababasa. Sus, may labang yung may pagmamalaki. Ako ang kauna-unahang nagtatag ng akademyang militar dito sa Pilipinas. Paano na lang mga bansa kung wala ang isang mahusay na general katulad ko? Hi guys, hi fans, hi friendships. Oh my God. Mainit sa Pilipinas, masama ba magpaypay? Ano, sino ako? Hindi ba ako nakikilala? Ako lang naman na supremo ng Katipunan, ha? Supremo! Para sa inyong dalawa yan, ha? Para sa kanila. Supremo ng Katipunan na naglaban para sa kalayaan ng mga Pilipino. Gets? Okay, para sa kalayaan ng mga Pilipino. Gamit ang himagsikan. Okay. Paano na kaya ang mga Pilipino ngayon kung di ako nakipaglaban para sa kanila? Paano na lamang ang kalayaan nila, di ba? Diba? Tapos magbubulungan niya kung sino ako. Talo ka na kung sino ka man. Bakit pa ba kaya nagtatalo-talo? Para naman sa Pilipinas ang ating ginagawa. Kung di dahil sa taong ko, ay malamang pagtagal pa kayo dito sa mundo. Ako? Ang tanging ginusto ko lamang ay magkaroon ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Ngunit lumabis kayo sa inyong kapangyarihan kaya nagkaganon. Hindi tayo mga kalaya maliban na lamang kung tayo'y magpapatuloy ng magkakasama at pag-iisang hangarin. Ako si Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng Pilipinas. Inuna mo ang negosyo bago ang kalayaan. Samantalang kami, binuhos namin ang dugo, pawis at aming buhay sa laban para sa bayan at kalayaan. Diyos ko, hindi ko nga rin malaman kung bakit nila ako dinakit mo. Gusto ko lamang matulungan ang Pilipino makalaya sa kami ng Espanyol, tapos minamasama nila yun. Grabe naman sila, bag sila guys. Tigil na natin to. Walang kapupuntahan ng ating pagkatalo-talo. Bakit di tayo magkaisa at lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas? Pwede bang malaman kung sino ka? At ano ang iyong naiambag sa lipunan na talaga namang kagigiliwan ng mga kapwa nating Pilipino? Narito pa po ang iba sa kanila. Ako si Miriam Defensor Santiago na nakilala bilang The Iron Lady. Ako ay isang politiko at dating senador ng Pilipinas. Ako ay isang abogado, dating hukom at gulong sa Ligatong Batas at Batas International. Naglingkod ako bilang komisyonado ng kawanihan ng pandarayuhan at deportasyon ng Pilipinas noong 1988 at dati na rin ako naging kalihim na kagawaran ng reformang pansakahan mula 1989 hanggang 1991. Nakatanggap ako ng gawad magsaysay na ako ay komisyonado ng kawanihan ng pandarayuhan at deportasyon. Ako, si Gregoria De Jesus, ay isa sa mga pangunahing bayani ng Rebolusyong Pilipino noong 1896. Ako'y kilala rin sa pangalang Oriang. Ako'y isinilang noong Mayo 1875 at isang katutubo ng Caloocan, isang bayan sa Hilaga ng Maynila. Nanguna ako sa isang pagsusulit na binigyan ng Gobernador General. At akin na iuwi ang isang medalyang pilak. Pagtulong sa pag-aani sa malawak naming palayan, pagtatahi, pagbuborda o kaya'y pagtulong sa aking ina sa mga gawaing bahay ang aking ginagawa. Aking pinasimula ng Katipunan Woman Chapter na pinamumunuan ni Josefa Rizal. Tinawag ako na kambini na Katipunan at pinagkatiwala sa akin ang pag-iingat ng mga dokumento ng Katipunan, kalakip ang mga selyo, mga kagamitan at revolver.
Akin din tinahi kasama na Benita Javier ang unang matawat na katipunan na binubuo na pulang tela na may tatlong puting pahalang na letrang K. Aking ibinuwis ang abuhay upang mapatrektahan ang mga dokumento na samahan kahit na ako'y buntis. Muli, ako si Gregoria de Jesus na Lacambining iginagalang ang sulong maningning na tumanglaw sa panahon ng pakikitigma na katipunan. Magandang umaga, ako ba inyong nakikilala? Hayaan niyo akong ipakilala ang aking sarili. Ako ang pangunahing tagahabi ng una at opisyal ng watawat ng Pilipinas na sinasabing kung gaano kaganda ang watawat ng Pilipinas. Yun din ang gandang bibighani sa'yo kapag nasilayan mo ang mga katha. Ginamit ko ang sedang binili ko sa Hong Kong. Pagkatapos ay hinabi ko ang watawat ng Pilipinas sa loob lamang ng 5 araw. Gusto na bang malaman kung sino ako? Ako si Marcela Marino Agoncillo, kilala bilang ina ng watawat ng Pilipinas. Magandang umaga sa inyo, ako ba'y inyong nakikilala? Ako ang kilala bilang isang leader ng Civico, tagapagturo at tagapagdatag ng Girl Scout of the Philippines. Tiyak na pamilyar na ako sa inyo at batid kong isa ako sa mga gusto ninyong mahawakan tuwing Pasko. Oo, tama ka dyan. Ako nga ang isa sa mga taong nakikita nyo sa larawan ng 1,000 piso. Ako si Josefa Lianes Escoda, isa sa mga tinitingala at iginagalang na babae sa ating bansa. Hindi rin nyo batid na ako'y naglingkod sa American Red Cross. Ako ang Pilipinang tagapagtaguyod ng karapatang pangkababaihan at tagapagtatag sa mga batang babae upang maging isa sa mga leader ng ating bansa. Naging pangalo rin ako ng Pambansang Federasyon. Ito ang samahan ng mga kababaihang Pilipino na nais maging leader. Sinasanay ko ang mga kababaihan upang maging mabuting leader at maprotektahan nila ang kanilang sarili at maipaglabangan ang kanilang karapatan. Itinaguyod ko ang karapatang ito upang hindi sila inaabuso o nilalamangan. Hanggang sa muli nating pagkikita, huwag niyong kalimutan ang babaeng matatag at iginagalang. Muli, ako si Josefa Lianes Escoda. Magandang umaga sa inyo. Kinagagal ako kayong makilala. Ako ba'y inyong natatandaan? Ako ay si Dr. Honoria Acosta Sison. Ako ang kauna-unaang babaeng nanggagamot sa Pilipinas. Ako ay nag-apply at nakatukong scholar sa kursong medisina sa bansang Estados Unidos noong 1904. Sa aming panahon, karamihan sa nag-aaral ng medisina ay mga kalalakihan. Ako ay nagpukadrobhasa sa larangan ng obstetrics at gynecology. Nagsilbi akong obstetrics assistant sa St. Paul's Hospital at kalaunan ay nagturo ng medisina sa Universidad ng Pilipinas, Kolehiyo ng Medisina noong 1912. Nakapaglimbag ako ng 103 libro hinging sa sensya at nagpakilala ng method na Doe Cesarean Section na panganganak sa bansa. Marami akong kapapaihang matulungan sa pamamagitan ng kursong aking nagbigyang parangal ako ng iba't ibang institusyon at pagkilala kasama ng ang Presidential Medal for Medical Research. Magandang umaga! Ako ba'y inyong nakikilala? Hayaan niyong ako'y magpakilala. Ako ay isang Pilipinang edukador, guro at nasyonalista na naging unang babaeng Pilipina na ginawaran ng parental na pambansang alagad ng senior ng sayaw sa Pilipinas. Gumagawa ako ng malawak at masusing pag-aaral ng mga katutubong sayaw sa Pilipinas at dahil dito, malaki ang naiambag ko sa pagsulong ng kultura ng mga Pilipino sa larangan ng pagsasayaw. Gusto niyo bang malaman kung sino ako? Ako si Francisca Reyes Aquino, ipinanganak noong March 9, 1899, kilala bilang pambansang alagad ng sinyo. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi po sa inyong lahat. Ako ba'y inyong nakikilala? Hayaan niyong ipakilala ko ang aking sarili sa inyo. Ako ay isang Filipinang chef at isang negosyante. Isa akong aktibong tagataguyod ng lutuing Pilipino.
lalo na sa pamamagitan ng chain ng restaurant ko na itinatawag na The Aristocrat Restaurant. Binuo ko ang kasanayan sa pagluluto sa murang edad na kinakailangan ihanda ang mga pagkain para sa aking 5 nakababatang kapatid. Habang ang aming mga magulang na nasa labas nagtatrabaho para mabuhay. Noong taong 1912, nagpakasal ako sa isang batang abogado mula sa aming bayan na si Alexander Reyes. At noong taong 1928, ay nagtayo kami ng isang maliit na karinderya sa Calle de Marquez de Comillas de Ermita, Maynila, na ipinangalanan kong Lapu-Lapu, na pangunahing nagsisilbi sa pamasahe ng mga Pilipino. Kilala niyo na ba kung sino ako? Ako po si Ingracia Cruz Reyes, isa sa mga kilala at kagalang-galang na tao sa ating bansa. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Magandang umaga. Ako ba'y inyong nakikilala? Hayaan niyong ipakilala kong aking sarili. Ako'y nakilala sa aking mga obra maestra na Spolario, The Death of Cleopatra, El Pacto de Sangre, at ang The Parisian Life. Ilan lamang yun sa aking mga nagawang obra maestra. Ngunit ang pinakatumatak sa mga Pilipino ay ang Spolario, dahil ito ay nanalo ng Silver Medal sa Madrid Art Exposition. At ako ay isa sa mga hinirang ng pinakamagaling na pintor sa bansang Pilipinas. At ako ay pinanganak noong October 23, 1857 sa lalawigan ng Badoc, Ilocos Norte. Ako ay isa sa mga kapatid ni General Luna. Ako ba'y inyong kilala na? Ako, si Juan Novicio Luna. Yan, si Pio Valenzuela, pinanganak noong Hulyo 11, 1869 at namatay noong April 6, 1956 at ang kanyang ama ay si Francisco Valenzuela, samantalang ang pangalan naman ng kanyang ina ay si Lorenza Alejandro. Si Valenzuela ay isang mag-aaral sa medisina. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ba'y inyong nakikilala? Sandali. Hayaan niyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala ang 7th sultan ng Maguindanao mula 1619 hanggang 1671. Sa aking panahon ng pamumuno, matagumpay kong nilabanan ang pagsalakay ng Espanyol. Unti-unti na ba kayo nagkakaroon ng ideya? Ako din ang naghadlang sa pagkalat ng Katolisismo ng Roma sa isla ng Mindanao. Hayaan niyo akong magpakilala. Ako nga pala, si Sultan Dipatuan Kudarat. Tang araw, nais ko sanang ipakilala ang aking sarili upang mas lalo niyo akong makilala at upang madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa mga bayani ng Pilipinas. Ako ay isinilang noong 18 ng Nobyembre, 1848. Ang aking mga magulang ay sina Rafael Texon at Monica Perez. Kilala ako bilang babaeng bayani ng Himagsikang Pilipino. Naglilingkuran ko ang aking mga kasamahang katipunero, kaya ako ay kanilang pinansagang ina ng Red Cross ng Pilipinas. Isa ako sa mga humahawak ng armas at nakikipaglaban kasama ang mga kalalakihang rebolusyon. Bukod sa ako'y maganda, ako rin ay matapang, kaya marami ang kalalakihang humahanga sa akin. At ako ay wala ng iba kundi si Trinidad Texon. Ako ay isang tanyag ng Pilipinang pianista. Inaaga akong tumugtog ng piano.
ako sa mga galing na kabigyana, scholar sa musika na pinag-aaral sa Estado Unidos. Nanalo na ako sa ilang kalisang pang-daigdig sa pagtugtugan. Binansagan ako pianista ng isang pianista na New Yorker. Ang aking kabilingan ko ay pinagalong likas, musikero at mahusay na pagsasanay. Gusto niyo ba makilala ko sino ako? Ako si Lee Dutan, pinanganak noong May 11, 1961 sa isa sa mga magaling tumugtog ng piano. Magandang umaga. Ako ang kauna-una ang pangulo na nagmula sa Visayas. At ang edad ko ay 65. Ako ang pinakamatandang pangulo sa ating bansa. Binuo ko muli ang gabinete at ang kapangyarihan ng kataas-taasang hukuman. Marami din akong nagawa at natulungan. Ako nga pala si Sherry Osmeña. Maraming salamat. Magandang umaga. Ako ba'y iyong nakikilala? Hayaan mo ipakilala ko ang aking sarili. Ako, si Emilio Jacinto. Ako'y isang military genius. Sa aking panahon, ako'y kinikilala ang utak ng katipunan. Dahil ako'y bumuo ng estrategiyang paradigma, noong revolusyon. Ako din ang nagsulat ng kartilya ng katipunan na siyang labing gabay ng mga katipunero na lumaban sa mga Kastila at may mga laman din itong konstitusyon at batas ng katipunan. Muli, ako si Emilio Jacinto. Paalam. Magandang umaga. Ako ba inyong kilala? Ako ay isa sa pinakabatang heneral ng Pilipinas noong panahon ng Rebolusyong Pilipino at Digmaang Pilipino-Amerikano. Ako lang naman ang nagsakripisyo ng aking sarili upang mabantayan ng Tirad Pass para sa mga Amerikano at para sa Pangulong Emilio Aguinaldo. Ngayon, gusto niyo na ba ako makilala? Ako si Gregorio Del Pilar, isa sa mga kinikilalang tao sa bansang Pilipinas. Magandang umaga. Ako ba'y inyong nakikilala? Sa tingin ko, hindi pa. Hayaan niyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako ang tinaguriang ama ng Republika ng Pilipinas. Dagdag pa rito, lingid sa inyong kalaman, ako ang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang Amerikana. Simula noong 20th century. Teka. Ito pa. Kilala rin ako bilang ama ng wikang Pilipino. Ako ang lumikha ng pambansang konseho ng edukasyon. Gusto niyo bang malaman kung sino ako? Laan niya. Ako si Manuel L. Queso, isa sa mga kilala at kagalang-galang na tao sa ating bansa. Nasa inyong lahat, kilala niyo ba kung sino ang nasa inyong harapan? Hayaan niyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako ang pinuno ng Mactan sa Visayas. Ako ang unang lumaban sa koalisyon imperial ng Espanyol. Ako rin ang tumalo kay Ferdinand Magellan at inilalap bilang Battle of Mactan. Gusto niyo bang malaman kung sino ako? Ako si Lapu-Lapu, ang isa sa makagalang-galang na bayani sa ating bansa. Magandang umaga. Ako ba hindi niyo nakikilala? Hayaan niyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako lang naman ang tinaguriang babaeng kauna-unahang konsehal ng isang lungsod. Isang UP Law student, naging kandidato ng Young Philippines, isang minority political party noong taong 1934. Noong eleksyon para sa Maynila Municipal Board, na kung saan ako ay nanguna sa mga veteranong lungsod. Ako'y kanilang tinatawag na Manila's Darling at kinilala sa galing sa pakikipag-debate. At gusto niyo na ba malaman ang aking pangalan? At ako nga po pala si Carmen Planas, ipinanganak noong Marso 23, 1914 sa Tondo, Manila.
Thank you! Magandang umaga. Ako ba inyong nakikilala? Hayaan niyo takoy magpakilala. Ako ang kauna-unahang babaeng pangulo ng ating bansa at binansagan din akong Mother of the Philippine Democracy. Lingit sa inyong kaalaman, sari-saring parangal ang aking natanggap habang at matapos akong magsilbi sa bansa. Gusto niyo na ba akong makilala? Ako si Maria Corazon Cuanco Aquino at mas kilalang Cory Aquino. At ako ang 11th pangulo ng ating bansa. Ako'y may kasabihang inahang tuwirang humuhubog sa kaugalian ng isang anak. Kung ang anak ay mapagmahal sa bayan, asahan mo ang ina ay mapagmahal din sa lupang tinagpuan. Ako ang ina ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Bilang unang guro ni Rizal, malaki ang naging impluensya ko sa development nito at ako ang inspirasyon ng pambansang bayani na maging isang doktor. Nobyembre 9, 1987, nang ako ipanganak sa Misik Tondo, Manila. Ako'y 20 taong gulang ng pakasalan ko si Francisco Mercado, ang aking mahal na asawa na nagmula sa Binyan, Laguna. Lahat ng aming anak ay ipinadala sa iba't ibang kolehiyo sa Maynila. Tanging si Rizal lamang ang ipinadala sa Europa dahil gusto nitong kumuha ng medisina. Ophthalmology ang specialization ni Rizal dahil nais niya akong gamutin nang may sakit sa paningin. Nakulong ako ng 20 taon dahil ako'y napagbintangan sa panlalason sa asawa ng aking kapatid. Napalaya lamang ako na matapos ipagtanggol ng mga kilalang abogado ng panahong iyon. Nang palayain ng Amerikano ang Pilipinas, nag-alok ang mga ito ng nasuklian ng aking paghihirap. Muli, ako si Teodora Alonso, ang kagalang-galang at kilalang tao sa bansa. Magandang umaga sa inyong lahat. Hayaan niyo at ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Apo Wang Ogutkay. Ipinanganak noong Pebrero 17, 1917. Ako ay kilala bilang pinakamatanda at huling tanyag na mambabatok sa aming henerasyon sa Pilipinas. Ako din ay nabibilang sa pangkat ng mga butbot sa lugar ng Kalinga. Ako ay nambabatok at nagtatato sa mga mapupugot ulo na dating nangongalekta ng tato sa pangpoprotekta laban sa kalaban ng nayon. At pati na rin sa mga babaeng katutubo ng putbot mula nung ako'y 15 taong gulang pa lamang hanggang ngayon ako'y 104 na. Hanggang ngayon ay ipinagpapatuloy pa rin namin ang aming tradisyonal na siling sa mga turistang dumadayo sa Paskunan. At ipinipilit na ipasa sa aking mga apo ang aming tradisyonal na siling na kasanayan. Magandang umaga, ako'y magpapakilala bilang isang abogada. Ako nga pala si Natividad Almeda Lopez, isinilang noong September 8, 1872 sa lungsod ng Maynila. Ako'y naging abogado noong taong 1914 na kung saan ang abogasya ay dominante ng mga kalalakihan. Naging aktibo sa pamamahayag para sa mga kababaihan noong taong 1918. Ako din ang naging kauna-unahang babaeng hukom sa bansa noong 1934. Sa lungsod ng Maynila at nanatili hanggang 10 taon. Nakatanggap din ako ng maraming parangal kasama ang 2 Presidential Medals of Merit at Presidential Award sa pagkilala sa aking ambag sa pagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan para sa lipunan. Magandang umaga sa inyong lahat. Kilala niyo ba kung sino ang inyong nasa harapan? Teka, hayaan niyo ako na ipakilala ang aking sarili. Ako ay isang tanyag na Pilipinong Makata at malawakang itinuturing na isa sa mga pinakadakilang Pilipinong pampanitikan. At ang Florante at Laura naman ang aking pinakadakilang obra maestra.
naging katulong sa katarungan ng kapayapaan nang lumipat ako sa Balanga, Bataan. At pagkatapos ng 16 na taon ay naging major lieutenant ako at naging punong tagasali ng hukuman. At ako si Francisco Baltazar o mas kilala bilang Francisco Balagtas. Sana'y ako'y inyong makilala at maalala. Magandang umaga. Ako ba'y inyong nakikilala? Hayaan niyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako ay folklorist na tanyag ang kalaman sa koleksyon ng mga sulating pampanitikan na tinipon sa ilalim ng isang buod o paksa. Tulad ng mga epiko, mga kwento, mitolohiya at salawikain. Isa akong propesor, manunulat at mananaliksik mula sa Universidad ng Pilipinas at siya rin may pasimuno sa magpathalathala ng mga oral at epic na literatura. Gusto niyo bang malaman kung sino ako? Ako si Damiana L. Eugenio, kilala bilang ina ng kwentong bayan ng Pilipinas. El Mundo, isinilang noong November 27, 1911 sa Maynila at anak nila Bernardo at Paz del Mundo. Una kong sinaliksik ang mga sakit na poliomyelitis, rubella, rubiola at varicella. Ako ay isang old aunt GCGH at isang Filipinong pediatrician at nagtatag ng unang pediatric hospital sa Pilipinas. Magandang umaga. Sigurado ako'y hindi niyo nakikilala. Kaya heto ang aking iilang kontribusyon sa ating bansa. Ako nga pala ang matapang na asawa ng Ilocanong leader ng Mayimagsik na si Diego Silang. Nang at nang siya'y pumanaw, pinamunuan ko ang Himagsikan laban sa Kastila. Ako ay nakilala ang unang babae na namuno sa Himagsikan sa pamalaang kolonya ng Espanya. At ako nga pala si Maria Sepa Gabriela Cariño de Silang o mas kilala bilang Gabriela Silang ng bansang Pilipinas. Kilala ako sa tawag na Mambo Magsaysay, ang pinaka hinahanga ang dating presidente ng bansa noong 1953. Nanalo ako laban kay Pangulong Elpidio Quirino sa pamamagitan ng malaking agwat na bilang ng boto. Ako ang kauna-unahang punong ehektibos ng bansa na nanumpa suot ang barong Tagalog. Bilang pagpapatupad sa aking pangako noong panahon ng pangangampanya, binuko ang Presidential Complaints and Action Committee. Ako, si Ramon Magsaysay. Ako nga pala si Jose Paciano Laurel Y. Garcia o mas kilala sa pangalang Jose P. Laurel. Ako ay isinilang sa Tanawan, Batangas noong March 9, 1891. Ako ay nakapagtapos ng pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas noong 1915. Ako ay naging presidente ng Republika ng Pilipinas noong October 14, 1943 at nagtapos ang aking termino noong August 17, 1945. Ako ang naging tagapag-alaga ng pamahalaan sa gitna ng pananakop ng mga Hapon. Kasama ako sa nagtatag ng kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas. I am known as the Iron Butterfly and also because of collections of shoes. 1,000 pairs of shoes. I am the wife of the former Philippine President Ferdinand Marcos, who ruled the Philippines for almost 21 years, from 1965 to 1986. We were accused for stealing billions of dollars from Filipino people during my husband's presidency. Yes, I am the former Philippine First Lady Imelda Remedios Visitacion Romualdez Marcos or Imelda Marcos,
born July 2, 1929 in Manila, Philippines. Magandang araw sa inyong lahat. Siguradong hindi kayo pumilya na sa akin, kaya naman hayaan niyo akong ipakilala ang aking sarili at ang aking mga kontribusyon sa ating bansa. Ako ay nagtayo ng isang tindahan sa aking katutubong bayan na naging kanlungan para sa mga may sakit at sugatan ng mga revolusyonaryo. Aking kinupkop, pinakain, binigyan ng medikal na atensyon at pinayuan ang mga ito. Ang mga lihim na pagpupulong ng katipuneros ay ginanap din sa aking tahanan. Dahil dito, ako ay binansagang bilang babae ng revolusyon o ina ng revolusyong Pilipino. Nang malaman ng mga Espanyol ang tungkol sa aking mga gawain at kaalaman sa kinaroroonan ng katipuneros, ako ay sinayasat ng mga ito. Ngunit, ako ay tumanggi na ibunyag ang anumang impormasyon, kaya naman ako ay inaresto at pinatapon sa Guam Marianas Islands. Ako si Melchora Aquino de Ramos, kilala bilang Tandang Sora, at kilala rin sa mga titulo na Ina ng Katipunan, Ina ng Himagsikan, at Ina ng Balintawak dahil sa aking mga kontribusyon sa ating bansa. Magandang umaga, ako ba'y inyong nakikilala? Marahil hindi, dahil hindi gaano matunog ang aking ngalan. Ngunit hayaan niyo akong magpakilala. Ako ang natatanging babaeng general noong panahon ng Himagsikan. Kilala rin ako bilang isang babaeng generala na may hawak na rifle at gulok sa magkabilang kamay habang nakikipaglaban. Dagdag pa rito, isa rin ako sa mga nanguna sa pagsalakay ng garrison ng Espanyol kasama si General Malvar sa San Pablo, Laguna noong Oktubre 1897. At tinatawag rin akong Joan of Arc ng Katagalugan. Gusto niyo na bang malaman kung sino ako? Ako si Agueda Cahabagan, isang matapang na babae at ang kauna-unahang babaeng generala na naglingkod sa ating bayan noong Himagsikan. From 9 Apo, thank you and mabuhay!